Hello everyone, this is Teacher Juvie and I will be your guide for today's lesson. Ating pag-aralan ang pagbuo ng mga hugis na simetriko alinsunod sa ibinigay na simetrikong linya o line of symmetry. Tingnan ang larawan sa ibaba at subukin mong iguhit ang isang bahagi o kalahati nito. Anong larawan o hugis ang iyong mabubuo? Narito ang larawan. Naaalala niyo pa ba kung ano ang tawag natin sa linyang humahati or nag-aahati sa dalawang bahagi na magkapareho ng itsura? Tama! Ang tawag natin dyan ay line of symmetry. So kung ating iguguhit ang kabilang bahagi ng larawan na ito, ganito ang kanyang magiging itsura. At kapag pinagsama natin ang dalawang larawan o dalawang bahagi, makakabuo tayo ng isang symmetrical figure na tinatawag nating pentagon. Sinabi kanina, ang larawan B ay ang broken lines na iginuhit kapareho o kasing hugis ng nasa larawan A. Alinsunod ito sa ibinigay na line of symmetry. Makikita naman natin sa larawan C ang kabuuan ng larawan A at larawan B. At sa pamamagitan ng pagbuhit ng kalahating bahagi, makikita ang hugis na itabuo ay isang pentagon. Pag sinabing pentagon, ito ay hugis na may limang sides. Magsuri pa tayo ng iba pang mga larawan. So, meron tayong nakikita ditong larawan A na hinati ng pahiga ng line of symmetry at ang larawan B naman ay hinati naman ng patayo ng ating line of symmetry. Ang kalahating bahagi na iginuhit sa pamamagitan ng broken lines ay kahugis din ng kalahating bahagi nito. Ang mga bahaging ito ay tinatawag na symmetrical figures. Okay, so magkaroon tayo ng activity. Iguhit ang kalahating bahagi ng bawat larawan alinsunod sa ibinigay na line of symmetry upang ating mabuo ang larawan. Tukuyin natin kung anong hugis o larawan ang ating nabuo. So, narito ang ating unang larawan. So, kung ating iguguhit ang kabilang bahagi ng larawan na ito, so, ganito ang itsura niya. Papansin ninyo, pareho lamang ang itsura ng nasa kabilang bahagi o nasa kaliwang bahagi sa kanang bahagi. At ang ating nabuong larawan ay ang letrang A. Okay, sumunod na larawan. So, kung dito sa kanang bahagi ay may isang mata at may kalahating bibig, ganun din ang ating iguguhit sa kaliwang bahagi. May isang mata at may kalahating bibig. Kung ganun, ang ating nabuong larawan ay ang masayang mukha. Sumunod na larawan. Okay, so kung ano yung inyong nakikita sa kaliwang bahagi ay ganun din ang itsura or idodrawing ninyong part sa kanang bahagi. So ganito ang ating mabubuong larawan. So ano kaya ang ating larawang nabuo? Para sa akin, siya ay isang lagayan o pwede rin naman isang kaserola. Okay, sumunod na larawan. So, ano kaya ang ating larawang mabubuo? Kung ating iguguhit ang kabilang bahagi ng larawan na ito, ganito ang kanyang magiging itsura. Okay, so malalaman na natin ngayon kung ano ang ating larawang nabuo. Ano sa palagay nyo? Okay, tama. Isang bulaklak. So, tingnan nyo, kung tatlo yung petals doon sa kaliwang bahagi, dapat tatlong petals din ang inyong iguguhit sa kanang bahagi ng larawan. Okay, sumunod naman na larawan ay so, guhit natin ang kabilang bahagi ng larawan na ito.
Okay, so ganito ang kanyang magiging itsura. At ang ating nabuong hugis sa larawan ay isang, tama, isang prutas. So ano kaya ang prutas ang inyong nakikita? So maaari nyo rin isagot na ito ay mansanas. Thanks for watching this video. Hit like if you learned something from this video and don't forget to subscribe on this channel. Thank you so much.